Bangladesh. Ngayon, June 14, 2022, punta kami ng Polo Alcobar. Kasi nga, mag-exit na ako. Pauwi ng Pilipinas na ako. Ayan, kumpleto na yung mga ano ko, requirements. Pupunta kami doon for the settlement. Mamaya, malalaman natin kung ano ang mangyayari. I-update ko kayo, ha? Kasi paalis na kami. Bye! Malapit na kami. Dito na pala kami sa Polo Alcobar. Yan yung bahay na pupuntahan natin. Yan yung nila pisina. Mamaya na tayo mga besh, mga chika. Hello besh, kakarating lang namin galing sa Polo Alcobar. Mamaya magchismisan tayo about sa mga benepisyong makukuha or paano, anong gawin at ilang taon yun. Mamaya ha, kasi busy pa ako. Hello mga besh, may good news ako sa inyo. Nagpunta kami kanina sa Polo Alcobar. At alam niyo mga besh kung anong nangyari doon. Ganito 'yon kasi 'di ba ako exit na ako sa amo ko. Magdala ka lang doon mga besh. Basta ang dalhin mo doon pag mapunta ka sa Polo Alcobar, yung passport, magpa-xerox copy ka ng passport mo. Plane ticket na meron ka na katunay na totoo, uuwi ka sa Pilipinas. Exit visa mga besh, exit visa, meron ka exit visa na binigay ng amo mo. At saka yung hikama, xerox copy, saan ba yun? Nawala yung hikama ko. Andun pala na bigay ko doon sa Polo. At ganito ang nangyari mga besh. May good news ako. Para sa atin na mga katulong kagaya ko, may benepisyo tayo na makukuha. Magkaiba yung yung vacation pay na 15 na every uwi natin sa Pilipinas at saka babalik tayo sa amo natin, may makukuha tayo na every month na 15 na vacation pay. At saka magkaiba din yung in-service benefits. Ang in-service benefits din mga besh, every 4 years yan makukuha natin. Bali, pag naka-apat na taon ka sa amo mo, may makukuha tayong 1 month salary. Bali, magkaiba talaga sila. At saka, i-explain din yan ng taga-Polo sa mga amo natin na magkaiba yung vacation pay at saka in-service benefits. Kagaya ko mga besh, kanina, nung nagpunta kami, nagtanong ako sa Polo kung may makukuha ba akong benepisyo. At saka nagtanong sila kung ilang taon ka na doon at ilang taon ka na sa amo mo. At sinabi ko sa kanya 10 taon ako.
Kaya, kinikwinta nila every 4 years. Ang basihan talaga nila mga bills, every 4 years. Kaya, sa every 4 years mo, meron kang makukuhang 1.5 real. Or depende yan sa sahod kasi doon nagbabase. Isa sa akin kasi mga bills, 1.5 lang sahod ko every month. So, sa 10 years ko, ang kukuha na ng nila ng base doon, ang 8 years, bali, ang makukuha ko sa amo ko is 2 months salary lang. Bali, 3,000 real. Diba, sayang din yun mga besh. At, ang nakaganda doon, before kayo mag-settlement ng amo mo, tatanungin ka nila kung nakukuha mo ba ng buo ng sahod mo, every month ba binibigay ng amo mo yung sahod mo, at yung vacation pay binibigay ba, at in-explain nila ng maayos sa mga amo natin before tayo magpermahan. At before ka magperma, sabihan ka nila kung sure ka ba totoo yung mga sinasabi mo or hindi ka nagsisinungaling. Kasi pa-once nga nagpermahan na kayo ng amo mo, hindi ka na pwede magreklamo kasi nagpermahan na kayo ng amo mo na walang masamang mga ginagawa sa'yo or okay yung sahod mo. Yun mga besh. At yun lang naman. At saka mga mabait talaga ang taga-Polo kasi ina-assist ka nila ng maayos. Kaya, kung gusto din nyo, dapat need yung kunin na visa talaga, exit visa, kasi mas may puruhan na makukuha natin ang benepisyo kaysa re-entry visa, parang malabo kasi re-entry tayo eh. Pag final exit visa, maganda talaga kasi kagaya ko, 'di ba? Happy din ako kasi sayang din yung 2 buwan na sahod. At saka sa 10 years ko pagtitiis. Yun lang mga bish. Salamat mga bish. Bye. Yun lang. Salamat sa panonood.